Hello! Magandang araw po muli sa inyo para po sa ating continuation ng ating session. Ang ating po naman topic ngayon is all about insurance. When we say insurance, we need to be insured. Are you insured, mga kaibigan? Ang ating pong tinutukoy rito ay may kinalaman pa rin po sa ating club organization, ang ating operating and policies. So, ano po bang meron sa insurance? Sa ngayon po, wala ako ipapakita rito kahit anong papeles ng insurance. Kundi alamin lang natin, ano ba yung mga bahagi ng insurance, kung bakit kailangan natin to sa ating programa, sa ating pathfindering sa iglesia, mostly sa ating mga activities, mga camping and etc. So, banggatin natin dito yung mga ilang bagay sa insurance. Ang sabi dito, letter A, safety, accident, loss prevention, check safety of premises, adequacy and safety of equipment, adequate qualified supervision, types of activity, insurance covered by comprehensive, what to do in care of accident, incident report forms. So ito po yung mga ating pag-uusapan. So tingnan natin kung ano yung meron ditong binabanggit. Babasahin ko, mga kaibigan, ha? Kasi mas maraming kailangan tayong malaman dito. While the spiritual welfare of our youth in the prime motivation of all who engage in youth leadership, the physical welfare of our boys and girls is also very important. So, mahalaga pala, mga kapatid, pala yan. Ha? Meron po talagang dapat diyan na solusyon sa ganyang mga gagawin natin. Ano? Leaders or counselors at whatever level of organization must accept the moral obligation of protecting from physical injury those who are under their care. This moral duty of care is reinforced by a legal liability, and while a moral obligation may be charged, shrugged off, leaders cannot escape legal liability for injuries resulting from their actions or omissions. O, yan po yung mga tinutukoy dyan. Wala pala tayong pwedeng sasabihin tayo ay hindi mananagot. Kailangan tayo ay managot po, mga kaibigan. No? So, ito, pinag-uusapan po natin dito yung mga bagay-bagay, ano, na ating kailangan malaman sa ating bahagi para sa pag-i-insure ng mga bata na dapat sila ay mayroong ligtas sa kanilang gagawing activity. Meron po tayong mga question to consider relative to activities. Is the property, is the proposed activity essential, desirable, of no practical benefit? Yan po yung una. If essential or desirable, is it, of low risk, of reasonable risk, of high risk. Yan naman po pinag-uusapan dyan, ha? Kung talaga bagang matindi ba talaga yan? Delikado ba talaga, no? Is the risk factor, o yan naman po, acceptable or unacceptable? O, kayo na pong magsasagot niya kung ano pong sa tingin ninyo dyan, no? Is the supervision available, adequate in number, or sufficient skilled? Okay? Is the necessary equipment in good order, unsafe in any way? And last, is adequate safety equipment available or unavailable? So ito po, mga kapatid, ito po yung mga katanungan madala sa ating mga activity. Na ba ang ating bang mga kabataan ay ligtas talaga sa lahat ng bagay? Dito po sa mga katanungan ito, ang nagtatanong po hindi po yung leader. Ang nagtatanong po dito, mga kaibigan, yung ating pong mga magulang, yung kanila pong mga anak, meron po bang kaligtasan? Meron po bang magiging sapat at enough na talagang sure na ang kanilang anak sa pag-uwi ay masigla pa rin? Ano, mga kaibigan? So, intindihin natin na napakalaga nito. Meron po tayong mga naging camping na walang insurance. Malamang po yan, marami yan, madalas yan. Pero pagka mga ang camping natin ay mga major, mga MPUC-wide, SSD-wide, GC-wide,
mga conference wide, kailangan po talaga may insurance yan. Kasi talagang malaki ang bulto ng mga estudyante diyan, lugar. Marami na po nangyaring mga hindi ka nais-nais diyan na talaga napapahamak ang mga bata, lalo na kung may kapabayanan ang mga namumuno diyan at talagang mananagot sila diyan. Kaya bago talaga sasali ang mga kabataan sa programang yan, ay dapat po naka-insured. O ay ang insurance ba may bayad? Depende po kung ano po yung itinakda po, yung po yung pinatutupad. At kailangan naman po, kaya din naman po ng budget nung mga magulang para sa kanilang anak na sila isasali, no? E pag-usapan po natin yung negligence naman. Okay, sabi nito, to determine whether negligence exists, there are three questions that are usually asked. O ito yung madalas matanong mga kaibigan, ha? Sabi ito, was there a duty or obligation owed to the injured person? Number one po yun. Ha? Number two, if a duty existed, was there a breach of that duty? To determine if there was a breach, it is usual to ask, was due care exercised? Was the injury foreseeable? O, yan yung mga katanungan dyan. And number three, was the action or omission of the person accused of negligence the proximate cause of the injury, or would the injury have occurred regardless of the actions of the accused? So kapatid, when you say negligence sa Tagalog, kapabayanan, di ba? Malinaw yan, ano? Ano ba ang magaganda mong ibabatay na maaring ihirap sa mga nagrereklamo? Ay kaya dapat, bago ka talaga magkakaroon ng activity, lalo na kung ikaw ang director, make sure talaga na pinag-usapan ninyo, tinupuan nyo mabuti yung inyong programang gagawin. Yun nga lang, simpleng mapaso yung bata sa apoy. Mainit yun. Pwede maglalapnos yung balat nun. So, paano po ngayon natin yun susolusyonan? Kanya po, sinasabi ko nga dito, na maingat tayo, kaya kailangan babantayan mabuti at ituturo muna doon sa kanilang pag-aaral, doon sa training nila, bago tayo dadako doon sa ating programa. Alam niyo po, minsan ganito, meron pong ibang leader. Ang gusto pong mangyari, mangyari muna yung hindi pa nangyayari. At kapag nangyari, tsaka pa lang ituturo. Ay parang hindi po ko sang-ayon doon, pero ang iba parang sang-ayon doon. Saan po ba kayo doon sa dalawang yon? Na gusto ninyo, magpapa-activity kayo sa isang lugar, malayong lugar or malapit, whatever it is. Ha? Ang gusto ng isang leader ay isubo agad ang mga trainee nila doon nang wala pang alam. Para nga naman daw excited, magtanong na magtanong, ano bang gagawin dito? So wala talagang alam, sinabak mo doon. Kasi nga ang purpose niya, makita ng mga pathfinders or adventurers or any master guide trainee yung mga bagay na hindi nila alam na mali pala yun. And then after that, no, na mangyari yun, tsaka pa lang niya ililecture, ay yung buba ay maganda sa tingin ninyo yung ganong klaseng leadership? Ha? O what if kung eto, tinuro mo muna ngayon dito ngayon yan, in-exercise nyo muna, pinag-aralan mabuti, pagdating doon sa camping, i-activity na ngayon. May alam na sila. Kung may pagkakamali siya, pagkukulang, hindi masyadong mabigat. Saan kayo dun sa dalawa po? So, kaya nga sabi sa inyo, iba-iba ang leadership. So, siguro, dun ako sa leadership kung saan ako safe. Kasi insured po yung mga estudyante ko dun. Kaya walang masyadong mabigat dun. Ha? Yung negligence dun, hindi mo makikita masyado. Kasi nagturo ka, sinabi mo, wag mong gagawin. Pero pagdating dun sa activity, ginawa ay mali, napahamak. Pero nag-lecture ka, nagsabi ka, meron kang advice. Kaya hindi ka pwedeng basta masisi. Kasi nag-lecture kayo, may evidence yan. Kaysa naman dun sa wala. Ay wala ka talaga mapapagtipay dun. Sabit ka dun. Ano? Tignan natin. The duty of care. So the moral duty is paramount and should be the basic motivating force in youth programs. Unfortunately, there have been occasions when leaders have not appreciated the moral duty they had to care for the physical well-being of the children under the control. Consideration therefore needs to be given to the legal duty care.
Oh, kita ninyo. Naintindihan nyo mga kapatid. English to eh. Ha? Pero ako, naintindihan ko. Naintindihan po ninyo. Na yung ating duty care, ha? Kailangan nating makita dito na talagang tayo ay maingat, ano? So, makikita ninyo yung moral at legal. Ano ba yung moral? Ha? Ano ba yung legal? Ay, yung moralidad ho ninyo, yung pagkataon ninyo, ano? Sinasabi yan, legalidad ng ating ginagawang activity. Yung moralidad ng ating programa, moralidad ng ating kabataan. Lahat na po, ha? At yung legal. Yan yung the duty care na pinag-usapan. Hindi lamang tungkol sa iyo, ano? So, ngayon, ano ba yung mga tinatawag ditong mga constitutes of negligence, ha? Sabi dito, negligence can take many forms. Totoo yan. Ha? Ano sabi dito? Some of the most common are, number one, faulty or dangerous premises or equipment. Number two, activities that are inherently dangerous. Failure to supply adequate safety equipment or to ensure that, ano yung karugtong, when such equipment is supplied, it is always used. Inadequate supervision, injury occurring when the cause should have been foreseeable. So, pero, sa premises, o tinatawag natin premises, ano ba yung premises? In other times, ito ay parang location. Ha? Doon sa isang lugar na inyong gagawing activity. Eh, ang tanong dito, eh, mga negligence dito, ang mga nakikita, halimbawa dito, dyan sa huli naming camping, maraming dyang dangerous dyan kasi may mga bangin-bangin, may mga madudulas. Kailangan yung location mo talaga sa camping, talagang siguradong wala talaga dapat diskrasya. Ngayon, ano ba yung mga sample? Slippery, ha? Or polished floor, worn carpets or mats, broken edges or parts of steps, inadequate lighting, dangerous beaches. O, yan yung mga talagang pwede makakita ka dyan, maka-encounter ka dyan ng anything, ha, for dangerous doon sa safetyness ng ating mga kabataan. So, ito, mga dangerous activity naman natin. Kanina pinag-usapan natin, mga lugar, mga location, kung saan mga ganong dangerous. Yung mga dangerous na activities naman, o, katulad nito, water skiing. Meron ba tayong water skiing? Wala naman siguro, pero pwede naman magkaroon ng water, puputang dagat, no? Horseback riding. Wala rin naman tayong kabayo rito, pero may ginagawang mga estudyante, parang nangangabayo, kung saan saan mga gusto nilang kabayuhin doon sa lugar ng camping. Ha, tatalunan nila yon, sasakyan nila. Dangerous na rin yun. Gymnastic. Mabalian ng buto. Kailangan dito talaga may gabay. Trampolining. Ano ba ibig sabihin ng trampolining? Research po natin yan. Hindi ko masyadong naintindihan. Ano? Pero trampolining, alamin natin yan susunod. Okay. So, safety equipment. Ano ba kailangan natin sa mga safety equipment? So, kailangan natin ma-maintain at kailangan natin ma-secure yung mga kailangan doon. Yun lang ang sagot doon eh. Ha? Kailangan, pag nag-water skiing ka, sigurado dapat meron kang board. Meron kang parang tinatawag na pang-rescue yung nilalagay sa pag malulunod ka. Ha? Pan-support mo. Kung halimbawa ang horseback riding, sigurado dapat meron kang helmet or meron kang body support sa katawan. Kung bumagsak ka man, ay hindi masakit. Sa gymnastics, siguraduhin mo, pagkatalo niya, bumaliktad siya, ang bagsakan niya, yung may kutson, wag bato, espalto, no? Sakit niyan. No? So, yung isa, hindi ko na alam yon. So, marami tayong pwedeng gawin. No? Dito, sabi rito, ay kailangan, ay meron sa trampoline, ito, nabanggit pala rito kung anong kailangan pala dito, ito pala yon. Mayroong padded frames at mayroong padded floor mats. Ah, yung pala naman yon. So, tungkol pala ito sa mga gamit sa ibaba, ano? Na kailangan natin may sapin, ha? Meron tayong kailangan mga alalay dito na talagang hindi ma-disgrasya. Okay, so sa supervision, dapat meron tayong adequate, continuing, at saka skilled, ha? So, who can be sued, ha? The person directly responsible for injury. Siyempre, ito na po yung una. Alam nyo, marami na pong kwento from 19th century pa na mga events na nangyayari. At ayoko namang maikwento rin sa inyo yung mga pangyayari niyan dahil siyempre kasiraan din naman ang ibang leader yan na sila'y napahamak dyan. Kailangan natin sila isecure dyan. Pero sinasabi natin, yung mga nakita natin ganun pangyayari,
experience po ba yun o learning experience o ano po ba tawag doon? Charge to experience. Ha? Eh, depende. Kung nangyari yon, talagang negligence yon, delikado ka doon. Hindi ko nababanggitin yung mga nakalipas na mga kusino mga taong mayroong mga ganyang pagkukulan. Hindi po mahalaga yan. Ang mahalaga, secure ng bata. Pero sino po ba talagang kailangan hanapin dyan? Unang-una dito, sabi dito, the person directly responsible for the injury, maintindihan ninyo, club director ka, youth director ka, et cetera, kung ano ka pa man. Nagkanda ka ng program. O anong gagawin mo? O ikaw ang responsible. Sabi dito, youth leaders at all levels. Naku, dali pala tayo lahat dito. Pathfinder directors, si Pastor Murado, magaling yan. Ha, wala pang sabit yan sa kampo rin niya, kaya maingat yan. Ha? Kaya alam, pag inabot kami ng ulan, bagyo. Talaga ng mga mulat ang mata niya hanggang umaga, hindi pwedeng matutulog kasi kailangan nga ayusin yung camp. At marami na kaming camping dati dito. At dito sa atin, sa ating MPUC wide, na talagang tuwing may camping, may bagyo. No? Kahit yung ating huling camping sa Klaa, naalala nyo, bumagsak yung telon. Buti wala tinamaan. Tubig. Ha? Sa pool. O, di okay lang, naligo kayo. Ha? Sausaw kayo sa tubig. It's good. Healthy yun. Ha? Pantanggal ng mga katikati. Okay, sabi nito, youth leader at all levels, Pathfinder directors, Pathfinder counselors, camp director, conference youth directors, the church. Naku, kasama pala ang church. Bakit kaya kasama ang church? Ah, owners of faulty equipment or premises. In short, anyone who may have contributed in some way to the incident involving injury, whether by direct act or by the omission of some act or control, that should have been exercise, ha, is liable. Dapat natin talagang kailangang ma-meet yung ganon na tayo ay handa dahil tayo responsible, dahil tayo mga leader. Walang tinutukoy kung sinong tao, lahat ng involved doon. Ha? Malaki man or maliit yung inyong naging problema sa isang campers. Ha? Kailangan sagutin, nilagnat, inubo, nabalian ng buto, mapakarami po nangyayari niyan. Pero yung po namang isang bagay doon na injury na sinasabi daw nila parang cases din, eh yung mga nalos yung cellphone, nalos yung mga gadgets nila, ay tingin ko hindi naman po kasama yata sa charges ng all levels yun. Kasi yun ay personal pong gamit. Ang pinag-uusapan natin dito, yung physical. Ha? Tandaan ninyo, physical. When you say physical, physical fitness po ba yun? Yun po yung physical, yung ating mga pangangatawan. Eh, pinasali mo yung pathfinder mo, may sakit pala sa baga, mahina pala puso, yung pala naman pala ay mahina na ang tenga, lalo pang nawala ng pandinig, kasi nagpaputo ka ng sobrang lakas, ay nandun siya sa tabi, ayari ka, ha? Nasindihan yung apoy, tapos pumunta sa mata, yung embers, ha? Ano ba yung embers? Yun yung parang mga lumilipad-lipad na mga baga, ha? Nadali ka doon. So maraming pangyaring exercises, nagabulan ng bata, nadapa, nakupusugat. Kaya yan, kailangan dyan ay meron tayong insurance protection. So, what to do case in injury? Ito na yung last. Sabi rito, render first aid may be necessary but limit first and activities to the essential. So, kailangan natin render agad yon, ano? Kailangan natin bigyan agad ng panluna. Sabi nga, when you say first aid, pag sinabing first aid, kada immediate, ha? Yun. Obtain skilled professional care as quickly as possible. O, saan kayo kukuha ng inyong mga kakilala? Kailangan nyo ma-obtain. Kailangan nyo ma-ready. Dapat talaga, bago mag-camping, may nakaready na kayong mga medical services or equipment. Hindi pwedeng kusino-sino lang. Kailangan dyan, talagang, kumbaga, may license. Kasi, Ha? Malaga yan. If the injured party must be transported, call for ambulance assistance when such is available. O, dapat, malapit lang sa ospital para madala. At merong, kahit hindi naman ambulas, basta merong supporting person na may sasakyan, dalhin agad. Pakikisama po yun kasi buhay yun. Inform parents or guardian as soon as possible. O, dapat malaman kasi anak nila yun eh. Buhay na kataya doon, ano? Complete an incident report covering each and every injury and obtain eyewitness statement. O, ibig sabihin na dapat dito yung report, hindi yung ganun po. Lahat na, nakipag-chika na. Ay, anong sabi? Tapos, chinika ng isa sa isa, nag-chikahan. Chika dito.
yung talong napunta sa patatas, patatas napunta sa to, sa ano, sa sibuyas, sibuyas. Sabi ko, ano ba 'yan? Ay ginisa pa lang gulay. Ha, nagluto pa sila ng ulam. Kaya ganoon na nangyari, oh, patay tayo na. Ha, kaya pagka ano, huwag kayong masyadong makulit, ha? Ano lang talaga yung nakita, yun lang, ha? Magiging ginisang gulay yan. Sabahan mo pa ng, ano, siyempre, masarap-sarap na po tayo pag iba. Okay. Send incident, reports and eyewitness statement to the risk management. Sabi, oh, pagka nandiyan na yung official na talaga nagtatanong, dapat yung sasagot niya yung talagang mismo nakakita. Ha? Yun ang magkikwento, hindi yung nakikisawsaw ka dyan, ang tawag doon, yung epal, yung mapapil ka dyan, ha, na hindi mo naman talaga nakita, konti lang nasilip mo, kung makapagkwento ka, sobra-sobra naman, over ano ka, ano mo tawag doon, over-excited o oh, over-skilled, basta over, ha, over ka, o yun, parang overseas hat, nasa taas na ng ulo, ha, over-exaggerated, yun, yun pala yun, ha. Next, in the event of serious injury or death, notify risk management. Naku, nangyari na po ito sa mga camping, may namatay daw po. Eh, balita lang yun, pero sabi, may katotohanan. Eh, hindi ko naman naabutan. At sabi ko, pagpalain po at ingatan po sila. So, yun po sabi ko. Okay? Next, if any claims are made, report such claims immediately. O ano ba yung rito yung i-claim dito? Eh, yung mga talagang mga ano doon, mga bagay-bagay doon, kung ano man yun, at huwag niyong kukunin kapag hindi rin inyo, ano? Kung masama yun, ha? Okay, cooperate fully with the risk management and loss investigator appointed by the, ano to, insurance, so, yun. Yun po yun, ha? Dapat yun, immediate. And last, always, ha? Provide the utmost sympathy and support for the person injured and his or relatives. But please take careful notice of the information in the next section. What to do in case of injury? What not to do? Kanina, what to do? Ito, what not to do? Do not admit liability for the injury. Do not express opinions in the incident report. Make no offers or promises to the injured party. So, malinaw. Yung tatlong yon, oh, kanina nasabi ko na nga, no? Okay, nag-admit na ako po may kasalanan, no? Sige, bahala ka. Ha? Kasi parang dahil sa'yo, isip mo, eh kasi dalawa kayo, eh nahulog siya, hindi mo naman tinulak. Basta nahulog siya, ay nahawakan mo nga siya, yun ang pakiramdam mo. In-admit mo na ikaw ang gumawa. It's up to you, di makulong ka kung ano man. Ha? Kaya kung hindi ka sigurado, time ka na lang. O, oh, yung express opinions, eh kasi parang hindi nag-aano ko lang kasi ganoon ganyan. Ah, chika-chika, iwasan natin 'yan, ha. At saka yung mga promise. Ano yung promise? Magbabayad ako, magsasangla ako, etc. Kung ano man 'yan, ha, bibilang kita ng cake. O mga ganun. So kawag ng promise. So, 'wag yung gagawin 'yon. So, 'yun yung ating mga pinag-uusapan sa ating insurance. So mahalaga 'yan. So sa ating insurance, hindi pwedeng wala talagang insurance sa ating programa. Kailangan po yan. Pero pagkamisan, hindi talaga nabibigyan ng pansin yan. At sa training po ng ating mga master guide, hindi masyado na pag-uusapan yan. Banggit lang, kapraso lang. Pero yung pagpapaliwanag, kulang. Ito nga pinaliwanag ko sa inyo. Ano lang ito, kapiraso din lang. Eh. Kaya lang, napakalaki po kasi yung usapin dito pagdating sa insurance. Ngayon, ang tanong, kayo ba'y magpapakamping ng walang insurance, mga leaders? Or magpapakamping kayo ng insurance? Eh kung tayo naman po, malalaki tayo lahat. Kailangan po din natin ma-insure. Anong insure natin? Eh, sarili natin, ingatan natin, ano? Alaman naman natin kung ano yung kailangan natin dalhin at gamitin. So, insured tayo dapat. So, ingatan natin, ano? So, dito po nagtatapos ang ating pag-uusap mula po sa insurance. At huwag niyong kakalimutan muli ang mag-likes, mag-share, syempre, ha? At ang tumulong sa ating Pathfinder Ministry. Ibig ko sabihin, no? Inyo po itong i-subscribe. Ha? Huwag po kayong makakalimutan mag-subscribe kasi kailangan po naka-insured tayo rito. Kasi kapag hindi kayo nag-subscribe dito, ay baka ho, matanggal lo tayo sa YouTube. Ano? Kaya kailangan insured tayo, kaya mag-subscribe kayo mga kaibigan. Salamat po sa inyo.